Hello guys! Welcome po sa aking bagong vlog. Ayan. Dahil wala po ang aking amo ngayon. Noong ano pa po sila wala. Noong Friday. Ayan. Kaya malinis naman po ang bahay. Pero may natira pong gagawin. Marami pong planchahin na kanilang iniwan. Kaya tayo po ngayon ay mamamalantsa. Kaya, ayun. Ipapakita ko po sa inyo yung buhay namin dito sa Italia. Ayan. Kung akala niyo po ay madali, hindi po madali. Ang buhay inday dito sa Italia. Pero ang pinakapaborito ko pong gawin sa amo ay ang mamamalantsa. Ito. Ito po yung aking pinakagusto. Mas gusto kong mamalantsa kaysa sa maglilinis ng bahay. Ay, simulan na natin. Samahan niyo po ako. Ayan. Ganito pong mamalantsa. Sa mga hindi pa marunong mamalantsa dyan. Ay, panoorin nyo lang po ako at ako po yung inyong gayahin. Hehe, yes. Ayan. Ito na may mga ano lang, mga bedsheet. Kaya, isang pasada lang. Ay, ayos na. Yan, ganito lang po. Huwag na po nating masyadong pakakagandahan dahil baka ma-very good tayo ng ating mga amo. Diba? Oh, di tapos. Oh, tutupin natin. Ganyan. Tutupin pa isa, o di, ayos. Tapos, para ng ano, galing sa, parang, galing sa, ano ba, tintoria, o di ba? Madali lang po, ma'am lantsa. Mas gusto ko itong gawin kaysa sa, ako'y maglinis. Ganito lang, napakadali. Ang amo ko ay nasa Milano. Nagpunta sa Milan, Italy. Nung Friday pa po sila umalis. Dahil naman po ako ay may susi sa kanilang bahay. Kaya tuloy pa rin ang aking pagtatrabaho sa kanila. Ganda na aking ano, plancha, may bafor. May bapore. Mahirap po ang buhay namin ng mga OFW. Baka akala ng mga nasa Pilipinas ay madali ang aming buhay. Uy, Diyos ko po. Mahirap ang buhay ng OFW. Ayan, nakita nyo na ang buhay inday. O, ayan, o, see? Ganito po ang buhay inday. Dito sa Italia. Di ba? Kaya, shout out sa mga hindi marunong dyan, ma'am lantsa. Panoorin niyo po ako. Ganito lang, oh. Ganito lang. Huwag nang masyadong pakakagandahan at baka tayo ma-very good ng ating amo. Hindi rin naman nila dadagdagan ng sweldo. Ganun pa rin. O, edi. Ganyan na lang. O,
diba? Marami akong papalansya yung lenswala. Mga bedsheet. Apat na pares ito. Buti na lang maganda ang kanilang plancha. Kaya mas madali akong plancha ngayon kaysa sa noon. Noon ay ang hirap, pangit ang kanilang plancha. Napakasimple. Tapos, ang amo ko kasi hindi maselan sa mga, ano, tipo bedsheets. Pero, tsaka, pag long sleeve, naku po, talagang ayaw nilang may makikitang gusot. Diba? Oh, see? Mga isang oras at kalahati po akong mamlansya ngayon. Start po ako ng alas 12. Hanggang 1:30 po akong mamlansya. Diba? Tapos, tutupin na natin. Yun. Tapos, ganito. Yan. O, diba? Tapos. Ito pa. Dami kaya, guys. Bali, apat na, ano, 1, 2, 3. Apat na pares na lenswala. Dahil noong nag-lockdown po ay hindi ako nagtrabaho ng 3 months. Kaya ito ngayon natatambakan. Ganito lang. Ganyan lang. Tutupin lang. Bibili na lang ibabaw. O, di tapos. Diba? Ayan. Diba ayos? Pero nakakasakit po ng balikat. Dito. Sakit dito. Kaya dapat pag namlansya, huwag po dapat magbasa pagkatapos. Kasi ito yung nakakapasma eh. Nakakapasma ng mga ano, tinamo kamay ko, pasmado na. Yan. O, see? Ganito lang.
padali, guys. Ayan. Tapos. Konting kuskus. Itapos. Diba? Ano ba ito? Nakatupi na po siya, oh. Dodoblihin ko lang. Ibabaw lang naman po ang pinaplantsa dito sa mga bedsheet ng aking amo. Ayan. Laki. Laki ng long sleeve ng aking amo. Dali yung malaking tao. Kaya malaki din ang kanyang long sleeve. Ayan. Makakapagod talaga ang buhay, Inday. O, diba? Diba, o? Para na siyang, ano, o, pwede nang dalhin sa negosyo. Diba? Pwede na natin ibenta. Dadalhin sa negosyo. Diba? Aming aking amo pa yung napaka-arte sa long sleeve. Ayaw po nang may ano siya, ganito, may kuhit dito. Yung ganito. Ito po yung pinakakamay. Ayaw po niya yung may kuhit dito. Kaya napaka-arte. Yan. Pag nakita niya na may pinalansya ako na may naguhitan ng ganito, ay ibabalik. Ilalagay ulit sa palansyahin. Marte. Pero okay lang. Mas gusto kong mamalansya kaysa sa maglinis. O, diba? Magwa 1:30 na. Malapit na akong matapos. Dito sa among ito yung matagal ang aking plancha. Gawa nung kailangan ko pang tupiin. Doon sa ibang amo ay ano lang, hanger. Dito sa kanila ay kailangan tutupi. Palagi kasi silang wala, kaya laging nagbabiyahe. Kaya pag nakatupi nga naman, ready na. Ilalagay sa maleta. Diba? Kawawa naman ang katulong. Dami-daming trabaho. Kaunti lang ang sweldo. Diba? Oh, see? Oh, di tapos.
Diba?